She is a nobody kumpara sa binatang inangkin na lahat ng swerte sa mundo. Mama, pahinga lang kami ng konti sa kwarto. Mamaya na tayo kumain. Swestiyon ni Zandro, sabaya po sa bewang ni Candice. Oh sure anak, magpahinga muna kayo. Sa amin muna ng papa mo ang apo ko. Huwag mong panggigilan masyado, mama. Baka matakot sa'yo. Oh, come on, son. Kamukha mo nga ang apo ko. Paniguradong naman na rin ang ugali mo. Walang kinatatakutan. Kumindat dito ang ina. Siyempre, anak mo yata ako. May pagmamalaking wika ni Zandro. Pero namana mo ang lahat ng katangian ng papa mo, son. Kita mo nga't pati apo ko ay kamukha ng lolo niya. Biglang nagdilima ekspresyon ni Zandro sa sinabi ng ina. Si Don Rufus ay nagbaba ng tingin at nagkunwaring inayos ang pagkakaupo ni Alexander sa kandungan nito. Kailangan niyo kong gawan ng babaeng apo, yung kamukha ko din. Halatang hindi pinansin na Donya Margaret ang biglang pagsimangot ng anak. Alam kasi nitong hindi pa napapatawad ni Zandro ang ama, pero hindi ibig sabihin noon ay ititigil na ng Donya para ayusin ang gusot sa relasyon ng mga ito. Leave our grandson to us, Candice. Kami nang bahala muna sa kanya. Magpahinga na muna kayo. Saad ni Don Rufus. Magalang na nagpaalam si Candice sa mag-asawa nang yakagin siya ni Zandro patungo sa hagdanan. Pagpanhik sa second floor ay naglakad sila sa mahabang pasilyo. Tumigil si Zandro sa pinakadulong pinto. Binuksan nito iyon at iginiya siya sa loob. Napasinghap siya sa ranya ng silid. The hideously dark blue room was fragrant, cozy, and aesthetic. Pareho lang ang laki ng kama sa kama nito sa condominium. The sky blue modern shag rugs was so fluffy and soft. Ang sarap sa paa. Mula sa mamahalin at magagandang furnitures, gold chandelier, malalaki at kulay kremang kurtina at ang glass walls na nagdadagdag na magandang ambience ng silid. Parang gusto niyang ibagsak agad ang pagod na katawan sa ibabaw ng malambot at malaking kama. Gusto mong mag-shower muna? Untag ni Zandro. Tumango siya. Itinuro nito ang direksyon ng bathroom at closet. Mabilis siyang tumalima. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod dahil sa mahabang oras na flight. Maging sa loob ng shower ay isinisigaw ang karangyaan ng pamilya ni Zandro. Napabugan na lamang siya ng hangin. Prinsipe nga ang isang Zandro Villaflor. Nang lumabas siya mula sa banyo ay nabutan niyang nakahiga na si Zandro sa kama. Nakapagpalit na ito ng damit pambahay at mamasama sa ang buhok. Baka gumamit ito ng ibang bathroom, naisip niya. Blanco ang ekspresyon nito habang nakatitig sa kisame. Hey! Untag niya rito nang sumampa sa kama at umusod sa tabi nito. Hey sweetheart! Tugon nito sabay harap sa kanya't yakap ng mahigpit. Pinatakan din siya nito ng mabilis na halik sa labi. May problema? Tanong niya. Wala, may iniisip lang ako. Muling sumeryoso at tumiin ang ekspresyon nito. Anong iniisip mo? Ang papa mo ba? Marahas itong nagbuga ng hangin. Akala ko, handa ko na siyang makaharap. Hindi pa pala. Dahil galit ka pa rin sa kanya, Zandro? Hindi ka magiging handang harapin siya hanggat hindi mo pa siya napapatawad. Sumubsob siya sa matipuno nitong dibdib. Hinagod naman ang binata ang likod niya. Hindi madaling magpatawad, Candice. Dinala ko hanggang paglaki ang pagiging bastardo at walang amang sumusubaybay. Pero binigyan ka ng Diyos ng mapagmahal at mabait na ina. At mukhang nagmamahalan ang mga magulang mo, Zandro. Kaya mo bang makitang nasasaktan ang mama mo dahil sa gap niyo ng papa mo? Dinala niya ang responsibilidad sa paglaki mo. Pinalaki ka niyang puno ng pagmamahal. Hindi mo ba kayang mapatawad para sa kaligayahan ng mama mo ngayon? Mahinahong wika ng dalaga habang titig na titig sa madilim na mukha ng binata. Bumuntong hininga ito. I don't know, sweetheart. Basta ang alam ko, pinabayaan niya kami ni mama at pinili ang ibang babae. Ang yumaong mama ni Dylan? Tumango ito. Humugot ng malalim na hininga si Candice. Kaya siguro hindi gaanong magkasundo ang magkapatid. Sarili mo sinasaktan mo dahil sa pagkamuhi mo sa iyong ama, Zandro. Pero alam kong may lugar sa puso mo para patawarin si Don Rufus. Alam kong balang araw, matatagpuan mo ang bagay na iyan sa puso mo. Nandito lang kami ni Sander para sa iyo.
Yumakap siya na mahigpit kay Zandro at pumikit. Bigla na naman siyang hinila ng antok. Dala na rin siguro ng sobrang pagod. Ilang minuto lang ay himbing na siyang natutulog sa dibdib ni Zandro. Samantalang ang binata ay hindi mapakali dahil sa matinding pag-iisip. Gumagaan lamang ang pakiramdam niya kapag tinititigan ng maamo at magandang mukha ni Candice. He was so lucky to have her and their son. Umuukil-kila sa isip ng binata ang mga sinabi sa kanya ng dalaga. At malamang nga ay tama ito. Siguro'y kailangan lang niyang bigyan ng pagkakataon ng sarili at ang ama para mapatawad niya ito. Hindi niya akalaing may gininto ang puso ang dalaga. Alam niyang mabuti itong babae pero hindi niya pala ito kilala ng lubusan. She has a kind heart like his loving mom. Paano naatim ng pamilya ni Candace na saktan ng tulad nito? Hindi deserve ng dalaga ang mga ginawa ng sariling pamilya dito. Sa hapag ay parang fiesta dahil sa dami ng pagkain. At ayon sa magulang ni Zandro ay si Doña Margareta nagluto sa mga iyon. Naisip ni Candace kung magtatagal siguro sila sa bahay ng Don at Doña ay baka tataba siya ng gusto. Hindi maitatangging magaling magluto ang mama ni Zandro. Tuwang-tuwa ang mag-asawa habang inaasikaso si Alexander na nasa high chair. Animo prinsipe itong sinusubuan ng Doña at pinupunasan naman ng Don ang bibig kapag nagkakalat ang pagkain. Kumain ka pa, Candace. Masasarap ang mga niluto ko. Lahat ng hinanda ko ay mga paborito nyo ni Zandro. Tumikim si Zandro at nag-iwas ng tingin nang bumaling siya dito. Ikaw ang nagsabi ng mga paborito kong pagkain? Amused na tanong niya sa binatang biglang namula. Pinigilan niyang matawa sa reaksyon nito. Oo, siya nagsabi sa akin ng mga lagi mo raw kinakain. Malamang daw, yun ang mga paborito mo kaya yun ang mga niluto ko. Dahil hindi raw niya mailuto ng masarap ang mga paborito mo. Ang daling lutuin ang sinigang na baboy pero hindi niya matansya ang asim. Pati nga raw si Alexander ay ayaw tikman dahil sa sobrang asim ng sabaw. Nakawala ang pinipigilang tawa ni Candace. Pati si Don Rufus ay nakitawa sa kanya nang marinig ang ibinunyag ng Donya. Mama, masyado mo akong inilalaglag. Baka si Sander na lang magiging apo. Hindi ko na dadagdagan. Natigil sa pagtawa si Candace nang marinig ang sinabi ni Zandro. Nang tingnan siya ng binata ay tila nagahamon ng mga mata nito, sabay ngisi. Ngumuso siya. Nasa hapag sila at pagkain, ang paksa. Tapos isisingit nito ang paggawa ng bata. What a pervert, Zandro. You can't do that, Zandro. Sa ganda ng manugang ko, siguradong hindi magtatagal. May kasunod na itong si Alexander ko. Hindi ba, Candace? Muntik pang masamid ang dalaga nang balingan siya ng Doña at makahulog ang initian. Careful, sweetheart. Bulong ni Zandro nang ilapit nito ang mukha sa kanyang tenga. Kailangan nating sumunod kay mama. Magdodoble kayod tayo, sweetheart. Dugtong pa nito. Tuluyan na siyang nasamid sa sabaw ng sinigang. Inihit tuloy siya ng ubo sa harap ng hapagkainan. Agad naman siyang tinulungan ni Zandro. Nag-abot ng napkin at tubig. Oh no, me! Sigaw ni Sander na makitang naluluha ang ina. It's slowly me. Uutal-utal na utos ni Sander sa ina pero malinaw na naintindihan ng lahat. Nagtawanan sila dahil sa sinabing iyon ng bata. Willing-willing ang lahat sa anak niya, kahit mga katulong na nakamasid at naghihintay ng utos nila. Oh, what an adorable son of hers. What a clever boy are you, grandson? Natatawang ani Don Rufus. Sabay punas sa bibig ng apong animoy, threshing machine na naman ang bibig. Naunang nagising si Candace nang sumunod na araw nila sa Florence. Tulog pa ang mag-ama niya nang bumangon siya. Nakasiksik si Sander sa dibdib ng ama habang ang isang braso naman ni Zandro ang nakapulupot sa maliit na katawan ng anak. Mahingiti sa mga labing pumanaog siya sa kusina. Naabutan niya ang Don at Don niyang nagkakape sa kusina. Agad niyang binati ang mga ito. Good morning, tita. Tito. Good morning, Candace. Ang aga mo yatang nagising. Ang Donya. Halika na't magkape, iha. Aya ng Don. Malugod siyang dumulog sa dining. Mabilis namang lumapit ang katulong at inestima ang kailangan niya. Sa gazebo, sana tayo magkakape kaso ayaw ng papa niyo at baka lumalaraw ang rayuma ko. Ninitian siya ng Donya bago humigop ng kape. Parang may humaplo sa puso niya nang marinig ang papa niyo na tinura nito. Nahihiya siyang ngumiti sa mga ito.
Dapat ay mama at papa nang itawag mo sa amin, Candice. Kasal na lang ang kulang at asawa ka na ng legal ni Zandro. Mas mainam na ngayon pa lamang ay masanay ka na sa pagtawag sa amin ng mama at papa. Mas gugustuhin namin iyon, hindi ba honey? Hinawa ka ng Don niya ang isang kamay ng Don na nakapatong sa mesa. Tama ang mama niyo, Candice. Anak ka na rin namin, iha. Nahihiya siyang tumungo sa mga ito at sinunod ang kagustuhan na mama at papa na ang itawag sa mga ito. Ilang sandali pa'y nagpaalam na ang Don at pupunta raw sa orange grove at sa taniman ng mga ubas. Ang Don na nangangasiwa doon. Naiwan sila ng Don niya at napagsolong magkwentuhan. Tulog pa ba ang apo ko, iha? Opo, mama. Napagod yata kahapon. Inamoy niya ang mabangong aroma ng kapeng barako. Parang nagising lahat ng himay-may niya dahil sa tapang ng amoy nito. Napahugot ng malalim na hininga ang Don niya dahilan para mapatingin siya rito. Alam mo bang minsan ang ginusto ni Zandro ang mag-settle down, iha? Mabuti na lamang at hindi iyon natuloy. Wala akong ibang hangad kung hindi ang maayos at masayang pamilya para sa anak ko. I'm glad you came into his life, Candice. Nakikita ko ang kislap sa mga mata ng anak ko sa piling mo at ng apo ko. Hindi alam ni Candice kung ano itutugon niya sa Donya. Nanatili siyang nakamasid at matamang nakikinig sa kwento nito tungkol sa ex-fiancé ng binata. Almira was an ambitious and deceptive woman. Hindi ko nga alam kung paanong inalok ito ng kasal ni Zandro. Ngunit alam kong nalalamang iyon ng manipulasyon ng ama ni Almira. At dumating sa Dilan. Siguro kilala mo na siya, hindi ba iha? Opo ma, kapatid ni Zandro. Anya, yes, kapatid niya sa ama si Dilan. Malamlam ang mga mata ng Donya ngunit makasuroon ang kasiyahan nang banggitin ang pangalan ng anak ni Don Rufus sa asawa nitong namayapa na. Bakas ang disgusto sa mukha ng Donya habang ikinukwento ang panluloko ng mag-amang Gonzalo at Almira kay Zandro. Mataman siyang nakikinig dito habang umiinom ng kape. Hindi ko nakita ang kaseryosuhan sa aking anak noong sila pa ni Almira. Hindi ko nga sukat akalaing magugustuhan niyang babaeng yun. Kilaking gulat ko nang i-anunsyo ni Gonzalo ang engagement ng dalawa. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang dahilan ng biglang pagdesisyon ni Zandro para pakasalan noon si Almira. Tahimik at umiiwas kapag tinatanong ko noon pero pasalamat na lang at dumating si Dilan at Rufus. Sila ang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal ng dalawa. Tumulong si Papa? Kay Dilan? Ngumiti ang Donya. Lingid sa kaalaman ni Zandro. Mahal na mahal siya at hindi nagpabaya sa obligasyon si Rufus sa kanya. Si Rufus ang nagpabagsak sa kumpanya ni Gonzalo sa pamamagitan ni Dilan. Dahilan para gamitin ni Gonzalo si Almira para akitin si Dilan at mabawi ang negosyong nalugi. Kaso ang hindi nila alam ay magkapatid si Zandro at Dilan. Napaawa ang mga labi niya sa narinig. Kaya pala ganoon ang pakikitungo ni Zandro kay Dilan. Galit kaya ito sa kapatid dahil pinakaalaman ni Dilan ang nobya nito? Hanggang ngayon ba'y hindi nito matanggap ang bagay na yun? Biglang nag-flashback sa isip niya ang minsang pagkikita nila ni Almira sa mismong kondo ni Zandro. Naalala pa niya ang uuyam at galit na nasa lamin niya sa mga mata ng ex-fiancé ni Zandro. My poor son doesn't know what Dilan did just to get rid of Almira and Gonzalo. May childhood sweetheart si Dilan at batid naming may gusto siya sa babae pero gumuho ang lahat sa pagitan nila nang dahil kay Almira. Inamin ni Dilan sa akin walang nangyari sa kanila ni Almira pero hindi iyon pinaniwalaan ni Zandro. Hindi ko malaman kung bakit ganoon ang tindi ng galit nito nang malaman niya ang ginawa ng kapatid. Pero ako ang ina niya. May mga bagay na kahit hindi niya sabihin, inararamdaman ko. Galit siya kay Dilan dahil sa kanilang ama. Inakala niyang ibinuhos lahat ni Rufus ang panahon at pagmamahal sa mag-ina nito noon na nasa Pilipinas. At tingin niya, pinabayaan kami. Pero hindi yun ang katotohanan. Bahagyang pumiyok ang Donya dahil sa pinipigil na luha. Kitang-kita niya ang lungkot at paghihirap sa mga mata nito. Amanda and Rufus were childhood sweethearts at mga bata pa lang ay pinagkasundo na ng kanilang mga magulang para magpakasal kapag tumuntong sila sa edad na 20. Hiwalay ang parents ko noon at lumaki ako sa poder ng yumao ko ng ama na isang Italiano.
isang Pinay ang aking ina. At siya ang binibisita ko sa Pilipinas noong dalaga pa ako. Nakilala ko si Rufus at umibig sa kanya. Sobrang nalungkot ako nang malaman kong malapit na silang ikasal ni Amanda. Umabot ako sa punto na ibinigay ko ang sarili ko rito para sana maagaw siya sakaling magkaroon kami ng anak. Baka sakaling akong pipiliin niya kapag may responsibilidad na siya sa akin. Malapit ko nang makamtan ang nais ko noon dahil alam kong mahal din ako ni Rufus. Ngunit nagising ako nang malamang may taning na ang buhay ni Amanda at buntis ito sa anak nila na Rufus. Bumalik ako dito sa Italy at kinalimutan si Rufus. Ibinuhos ko lahat ang atensyon at pagmamahal ko sa batang bunga ng pagmamahal ko kay Rufus. Mama! Nag-aalala ang awat niya sa Donya nang tuluyan na itong umiyak. Tumayo siya at hinagod ang likod nito. I'm fine, iha. Ngumiti ito at nagpatuloy sa kwento. Mabuti nang maikwento ko ang tunay na nangyari para gumaan ang kalooban ko, iha. I was so wrong. Nagkamali ako pero hindi ko pinagsisisihan si Sandro. I was so happy na nabuo siya. Hinanap ako noon ni Rufus at inaming mahal niya ako at handa siyang iwan si Amanda. Pero inilihim ko ang tungkol kay Sandro at pinalabas na kasal na ako sa iba para balikan niya si Amanda at ang anak nila. Nang mamatay si Amanda, umalik ulit siya. Handa raw maging kalaguyo basta wag lang akong mawala sa kanya. Itinuboy ko pa rin siya para panindigan ang responsibilidad niya sa anak nila ni Amanda. At pinagsisisihan ko ang mga panahong itinuboy ko siya kung kailan malaya na kami at ang paglilihim ko sa kanya tungkol kay Sandro. Ti! Sabay silang napalingon ng Donya sa pintuan. Naroon si Alexander, nakatayong mag-isa. Pero tinatawag nito ang ama sa labas ng komedor. Sandro, darling, tawag niya sa anak. Mabilis niya itong nilapitan at kinarga. Likod na lamang ang nakita niya sa papalayong si Sandro. Nag-aalala siya sa binata. Malakas ang kutob niyang narinig nito ang kwento ng Donya. Pinakain niya ng almusal ang anak habang ang isip ay na kay Sandro at sa mga katotohanang nalaman sa mama nito. Gusto niyang daluhan ang binata. Alam niyang masakit para dito ang mga nalaman. Pero alam niyang ito na ang daan para magpatawad ang binata. Mi, why di kiyay? Napangiti siya sa tanong ng anak. Bulol pa rin ito at hindi pa mabigkas ang R. Did daddy cry? Yes. Malakas na sagot ng anak. Ngumuso pa ito sabay kunot ng noo. Lalong nagiging cute ang mukha nito kapag ginagaya ang ekspresyon ng mukha ni Sandro. Dahil happy siguro si daddy, darling. Can I cry too, me? Why? Are you hurt? No. No, Sandro is happy too. Malakas siyang tumawa. Pati ang katulong na nasa gilid at naghihintay ng utos niya ay natawa rin sa tinuran ng anak. Kumain ka na muna ng madami para mabilis kang lumaki. Kapag katulad ka na ni daddy, pwede ka nang magkiyay. Tumatawang sinubuan niya ang gutom na bata. Kinuha ni Donya Margaret sa Alexander at ipinasyal nito ang apo sa hardin nang matapos itong paliguan ni Candice. Kaya naman, agad na hinanap ng dalaga si Sandro nang makalabas ang maglola. Itinuro ng isang katulong na nakakita sa binata nang magtungo sa wine cellar. Inihatid pa siya nito hanggang sa pinto ng wine cellar ng villa dahil hindi niya alam kung saan banda iyon. Namangha siya ng pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang matibay at magarbong wooden staircase. Pababa at paikot iyon patungo sa underground wine cellar. Maingat siyang pumanaog sa hagdan. Sinugurong hindi makakalika ng ingay ang kanyang pagbaba sa hagdan. Nang makarating sa cellar ay namataan niya sa counter ng bar ang binata. Sa kamay ay isang bote ng whiskey. Mukhang malalim ang iniisip nito dahil kahit nasa tabi na siya nito ay hindi pa rin siya napansin agad kung hindi pa siya tumikhim. Umangat ang kamay niya at hinagod ang likod nito. He looks like a lost kid. Parang pinipiga ang puso niya sa nakikitang itsura ng binata. Are you alright, Sandro? Tanong niya sa binatang blanco ang ekspresyong tumitig sa kanya. Nagbuka ito ng marahas na hininga. Muling tinungga ang bote. Hindi ka pa kumakain, umiinom ka na.
kagigising mo pa lang, dito ka na agad tumambay. Inabot ng dalaga ang bote ng muskato at binuksan. Uminit ang kanyang lalamunan at sikmura ng malasahan ng alak. Did you came here to drink or... Pumunta ako rito para damayan ka. Nag-aalala ko sa'yo. Sabi nga ni Sander, Daddy, Kiay. Tumawa siya ng maalala ang itsura ng anak nang ikwento iyon sa kanya. Napangiti si Sandro. Lagi na lang niya akong inilalaglag sa'yo. Tinatanong nga niya kung bakit ka daw umiiyak. Sabi ko naman, dahil masaya ka. Ayun ang makulit. Trip na din yatang umiyak dahil masaya din daw siya. Napailing-iling ang dalaga at muling uminom ng muskato. Mahinang tumawa ang binata. Pagway tumitig sa kanya. Thank you, Candace. You are a breather. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag nasa tabi kita. Baka nahulog ka na kasi sa akin. Hindi na malayang lumabas ang birong iyon sa kanyang bibig. And you, sweetheart, have you already fallen for me? Matiim siya nitong tinitigan sa mga mata. Naginang ang kanilang mga mata. Kapwa walang sumuko. I guess you do. Bulong ni Sandro at mabilis na hinatak siya patungo sa katawan nito at mariing inangki ng mga labi. Binitiwan ni Candace sa ibabaw ng counter ang alak at nangunyapit sa batok ng binata. Buong pananabik na ginantihan ang alab ng halik ni Sandro. Ibinuhos niya rito ang damdaming itinatago niya sa kanyang puso. He was right. She did fall for him. Oh, sweetheart, don't tempt me here or he'll regret it. Damn it! Was it bad to make love in here, sweetheart? You are more intoxicating than the Moscato or any other wine here. Bulong niya. Ilang lagok lamang ng Moscato at tila nag-aalab na ang kanyang katawan. Idagdag pa ang apoy ng whiskey na nalasahan niya mula sa mga labi ng binata. Sumidhi ang pananabik niya kay Sandro. Nasa mainit silang tagpo nang kapwa sila matigilan dahil sa yabag ng pababa mula sa hagdan. Mabilis silang naghiwalay at inayos sa mga sarili. Lukot ang mukhang tumitig sa kanya si Sandro. Damn it, sweetheart. I still have a massive hard on. It's painful. Pabulong nitong reklamo. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ni Candace at nangihina pa rin ang mga tuhod niya. Hindi pa siya nakakabawi nang sumulpot si Don Rufus. Oh, you're here. Nagtagal kay Sandro ang tingin na matandang doon. It's okay. I just want something to drink. Aakit din ako. Papa, stay please. Sandro has something to tell you. Right, sweetheart? Kinindatan niya ang binata at mabilis na tumalilis paakit ng hagdan. Napangiti si Candace nang makaakyat mula sa underground wine cellar at makapanhik sa kanilang silid. Tingin niya ay ito na ang tamang pagkakataon para makapag-usap ng masansinan ang mag-ama. Mula sa terasa ng kanilang silid ay tanaw niya ang maglolang nasa hardin. Hawak ng matandang donya ang maliit na kamay ng apo habang tinuturo ang mga paru-parong dumadapo sa mga bulaklak. Kitang-kita niya ang masayang mukha ng donya. Napangiti siya. Parang hinahaplos ng mainit na kamay ang puso niya sa tanawing iyon. Pagkaway biglang sumagi sa isip niya ang kanyang mama. Hindi siguro mangyayari ang tagpong nakikita niya sa hardin kung ang mama niya. Kailanman ay hindi siya nito magugustuhan, pati na ang kanyang anak. Mabuti na lamang at may mabubuting magulang si Sandro. Mararanasan ni Alexander ang maging masaya sa piling ng abuelo at abuela nito. Kinuha niya ang mobile phone mula sa bulusa at kinuna ng larawan ang maglolang umupo sa bench. Kandong nandoon niya si Alexander na panay pa rin ang turo sa mga paru-parong umaaligid sa mga makukulay na bulaklak sa hardin. Humugot siya ng malalim na hininga. Siguradong lalaki sa Alexander na puno ng pagmamahal mula sa mga magulang ni Sandro. Gumaan ang pakiramdam niya sa isiping iyon. Sisiguraduhin niyang hindi lalaki ang anak na tulad niya. Salat sa pagmamahal at aruga mula sa sariling magulang. She and Sandro will give him the love in this world. Nakasimangot na pumasok si Sandro sa kanilang silid. Nag-usap na kayo ng papa? Tanong niya sa binatang tila hindi maganda ang timpla ng mukha. Tumango ito. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi pa rin ba nito napapatawad ang ama? Ngayong alam na nito ang buong kwento? Paanong ganito pa rin katigas ang binata?
galit ka pa rin ba sa kanya? Nanulis ang uso nito at nag-isang linya na naman ang makakapal na kilay. No wonder, ganitong-ganito ang facial expression ni Alexander. Eh, like father, like son nga talaga. Mapapatawad ko sana siya kung hindi siya biglang dumating. Langya, sweetheart, ang sakit kayong mabitin. Napabungis-ngis nang wala sa oras si Candice dahil sa sinabi ng binata. Akala niya hindi pa okay ang mag-ama. Yun lang naman pala ang problema nito. Ang pagkabitin lang naman pala ang dahilan. Okay ng lahat. Ayun, at hiniram si Alexander. Ipapasyal daw sa ubasan. Ipapakilala daw ang munting heredero sa mga trabahante. Bakit hindi tayo isinama? Kumain ka na ba? Sala muna. Sulohin muna kita. Kumain na pero gutom pa rin ako. Nabitin sa cellar. Ngayon kakain ulit ako, sweetheart. Kailangan ko itong ilabas at baka mapanis sa loob ang second baby natin. Namumungay ang mga matang wika nito. Ilang sandali lamang ay napuno na ng malalakas na ungol ang kanilang silid. Pangatlong araw nila sa Italy nang bumisita ang kaibigan ni Candice na si Cindy sa villa. Halos mamilipit ito sa kilig nang makita at makilala sa personal si Sandro. Napailing na lamang si Candice sa reaksyong iyon ng kaibigan nang makada upang palad nito si Sandro. Busy daw ang asawa nito sa trabaho kaya hindi nakasama. Tuwang-tuwa din ito nang muling makita si Alexander. Halos hindi na nito gustong pakawala ng inaanak dahil sa pagkawili sa cute at bibong bata. Naku Candice, akin na lang itong inaanak ko. Gawa na lang ulit kayo ni Sandro, total ang yummy ng jowa mo. Ibinulong nito ang huling sinabi. Bakit kasi hindi ka magbuntis para hindi iyang anak ko ang panggigilan mo? Tumatawang ani Candice. Nasa backyard gazebo sila ng villa at nagmemeryenda. Naku, sa dami ng trabaho ng mister ko, hindi maka-second round sa gabi, laging pagod. Nalukot ang mukha ni Cindy. Sus, Eddie, ikaw nang kumayod. Natatawang sulsul niya sa kaibigan. Ano pa nga ba? Pero sadyang mahirap yata kaming makabuo. Huwag mong apurahin, iha. In God's perfect timing, mabubuntis ka din. Sabat ni Donya, Margaret nakadarating lamang at narinig ang pinag-uusapan nilang magkaibigan. Umupo ito sa bakanteng upuan at nakisalo sa kanilang dalawa. Sana nga ho, tita. Tugon ni Cindy. Nasaan ba si Rufus at Sandro, Candice? Dito na tayo kakain ng tanghalian. Magandang ang kumain dito sa gazebo, tita. Presko ang hangin. Lumabas yata sila, mama. Inihahanda nila mga sasakyan para mag-deliver ng aning orange. Ah, ganoon ba? Akala ko'y kung saan na gumala ang dalawang iyon, hindi pa sila kumakain. Bakas ang tuwa sa mukha ng Donya sa pagkakaayos ng kanyang mag-ama. Wala na itong mabigat na dinadala sa dibdib. Lolo! Ti! Malakas na sigaw ni Alexander at nagpilit na bumaba mula sa kandungan ni Cindy. Tumakbo ito para salubungin ng lolo at ang amang paparating. Kita mo kapag puro lalaki ang mga kasama mo, Candice? Kaya bigyan mo ko ng babaeng apo sa lalong madaling panahon. Iha. Kaya nga naman, Candice, huwag kang kukupad-kupad. Sabik na kami ni tita sa prinsesita ninyo. Nagtawanan si Cindy at Doña Margaret nang mamula ang mukha ni Candice. Sigurado ka bang hindi pag-aari ni Rico Hidalgo ang banaiyan, Randy? Hindi. Hindi registered sa kanya ang sasakyan, Sandro. Kanino kung ganoon? Don Alfonso del Carmen, man. Siguro kilala mo matandang Don. Isa siya sa pinakamayamang asyendero sa bansa, cousin. At anong kinalaman niya kay Gonzalo o kay Rico? Bakit siya nag-i-spy sa bahay ko? Wala siyang kaugnayan sa dalawa. Pero sa asawa mo, malaki. What? Gulat siya sa sagot ni Randy. Piniimbestigahan nito ang itim na van na laging namamataan di kalayuan sa kanyang kondo. At animo'y nagmamasid sa kanila. At heto ang resulta. Hindi niya akalaing may kinalaman nito kay Candice. Hindi ba tunay na Gutierrez si Candice, Sandro? Saglit siyang natigilan. Narinig niya ang sinabi ni Candice nang puntahan siya ng ina at kapatid nito sa kanyang kondo. Hindi siya tunay na Gutierrez. You mean,
Don Alfonso del Carmen ay ang biological father ni Candice, Zandro. Nasa akin lahat ng information ni Miss Gutierrez noong ipinagbubuntis niya si Candice. Isasend ko sa iyo ang record sa ospital kung saan ito nanganak. She was once a mistress of Don Alfonso bago siya nagpakasal kay Mr. Gutierrez. Pero ngayong nalaman mo na hindi related kay Gonzalo ito, maiging huwag kang basta na lamang magpakakampante kasi my man will stay with you for your security hanggang hindi natin na itutumba si Gonzalo. Hindi iyan ang iniisip ko ngayon, Randy. Pero salamat sa tulong mo. Basta safe ang mag-ina ko, I'm fine. Hindi sisiw si Gonzalo, Zandro. Kahit pa kaya mo siyang baliin sa leeg, hindi mo pa rin kakayaning mag-isa ang mga tauhan niya. Mariim paalala ni Randy. Magdadagdag ako ng security sa bahay mo at bodyguards mo. Pero paalala, may bayad ito kasin. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng pinsan, alam niyang abo-tenga ang isi nito. Fine, monkey. Mabilis niyang pinindot ang end call button at pinuntahan na mag-ina niya. Okupado ang isip niya sa report ni Randy. Hindi niya alam kung sasabihin kay Candice ang nalaman. Hindi maganda ang pakiramdam ni Candice ng umagang iyon, kaya naman minabuti niyang huwag munang bumangon. Pinadalhan siya ni Doña Margaret sa katulong ng almusal sa loob ng silid nila. Maagang umalis si Zandro para samahan si Don Rufus sa plantasyon. Isinama din ng mga ito ang makulit niyang anak. Paano ay maaga na rin gumigising si Sander. Mukhang ramdam na aalis ang lolo at daddy niya at iiyak kapag hindi isinama. Hindi din niya nagawang galawin ang pagkain pinaakyat ng Donya dahil sa sama ng sikmura. Malamang ay may nakain siyang hindi nagustuhan ng kanyang sikmura kagabi. Tumunog ang mobile phone niyang nasa nightstand. Inabot niya iyon at sinagot nang hindi man lang nagmumulat dahil sa sobrang hilo. Hey sweetheart, are you okay? Nag-aalalang tinig ni Zandro ang bumungad sa kanya. Yeah? What time you'll come home? Pabalik na kami ni Sander. Tumawag si mama. Hindi raw maganda ang pakiramdam mo. Nag-aalala ako kaya uuwi na kami. I'm fine. Masama lang ang tiyan ko. Pa-check up tayo pagdating ko. Kumain ka na muna. Baka gutom ka kasi. I'm not hungry, Sandro. Narinig niyang boses ni Sander sa tabi ng ama nito. Me? You okay? Napangiti siya. Bigla niyang na-miss ang makulit niyang anak. Yes, darling. I'm good. Good boy ka ba today? Yes, I ate a lot of oranges, me. Yummy. Excited na pagbabalita ng bata. Natatakot nga ako't baka magtae, kaya inawat ko. Kaso sige naman ang bigay at bukas si Papa. Kanino ba nagmana sa katakawan itong anak natin, sweetheart? Reklamo ni Zandro. Sabi ni Mama, ikaw ang pinagmanahan, Zandro. Huwag mo kong dinadamay. Narinig niya ang pagtawa ng binata sa kabilang linya. Kahit anong pilit ni Zandro ay ayaw magpatingin ni Candace sa doktor. Pagdating nila ni Alexander ay bigla itong sumigla. Biglang nawala ang hilo at pananamlay. Sweetheart, kailangan mo magpatingin sa doktor. Baka kung ano na yan. Nag-aalalang pilit pa rin ni Zandro. Zandro, okay na ako. Namiss ko lang si Sander. Come here, darling. Tawag ni Candace sa anak na parang maliit na sendero sa suot na stripes na polo, brown long pants, cowboy hat at black boots. Ngiti-ngiti siya dahil sa kakyutan ni Alexander. Kunot noong tinitigan siya ng binata. Bukas kapag nahihilo ka pa rin, sayo at sa gusto mo'y pupunta ka sa klinik at... Teka, bakit si Alexander lang? How about me? Selos ka? Tinaasan niya ito ng kilay. Sige lang, Candice. Sigurado namang akin ka sa gabi. Umisi ito at agad dinuli sa kamay ang dalaga nang kurutin siya nito sa tagiliran. You and your perverted mind, Zandro. You and your sweet... Natigil si Zandro sa pagsasalita ng takpan ni Alexander ang bibig niya. Shh, I want to sleep. Anito. Ngumuso ito nang tumitig sa ama. Pagkaway nahiga na sa kandungan ni Candice. Pigil na pigil ang pagtawa nilang dalawa nang pumikit na si Alexander. Mukhang inaantok nga ito at talagang matutulog na. Ano bang ginawa nito at mukhang napagod ng gusto? Napangiti si Zandro nang titigan ang anak na nakapikit. Busog lang yan, sweetheart.
Napagod magmando sa mga trabahante. Ang liit niya at hindi makapagsalita ng maayos pero kaibigan na niyang lahat ng mga tauhan ni Papa sa Orange Grove at tubasan. Pabulong na kwento ng natatawang si Zandro. Kaya pala ayaw nang kumain kaninang binibigyan ni Mama. Anya. My baby boy, nasasanay na sa buhay asyenda. Thank you, Zandro. Anya, tinaplos ang mukha ng binata. Para saan? For giving Sander a happy family. Nakikita ko ang pagmamahal ng mga magulang mo na hindi kailanman kayang ibigay ng pamilya ko. Ngumiti siya sa binata. He deserves a happy family and good life, Candice. At ibibigay ko iyan lahat sa inyo ni Sander. You two are my everything now, sweetheart. Hindi ko akalaing ikaw at ang pamilya mo ang pupuno ng pagmamahal na hindi ko makamtan sa pamilya ko. You are the one who really cares for me and Sander. Zandro, I'm so lucky to have you. I will do everything to make you happy. I promise you that. Mariin siya nitong hinalikan sa labi. Saglit na naghinang ang kanilang mga labi sa maalab na halik. Pagkuway tinitigan siya ni Zandro. Paano ang biological father mo, sweetheart? Hindi mo ba siya gustong makilala? Muling naalala ng binata ang report ni Randy. Napamaang si Candice. Malamlam na sinalubong ang titig ng binata. Nais ko siyang makilala. Pero hindi gustong sabihin ni Mommy kung sino siya. Tanda ko pa na sabihin niyang ako ang pinakamalaking pagkakamali na nangyari sa kanya. Biglang nagkaroon ng bigkig ang kanyang lalamunan. Kaya kahit gusto niyang makilala ang tunay niyang ama, tumahimik na lamang siya tinanggap ang katotohanang hindi lahat ng isinilang sa mundo may magigis ng ama at buong pamilya. Karapatan mong malaman kung sino ang tunay mong ama, sweetheart, at ipinapangako kung mangyayari iyon sa darating na mga araw. Hindi ka isang pagkakamali, sweetheart. Nagkamali ang mommy mo sa pagturing sa iyo na bunga ka ng kasalanan. She made a big mistake for treating you badly. You think so? Yeah, your mother was wrong, sweetheart. Pero hindi ko gustong isipin mong ganoon ka nga. You are my woman, the mother of my child, and the gorgeous and amazing fashion designer I've ever met in this wide world. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi niya. Pinapalaki mo ang ulo ko sa mga papuri mo. You are lucky. Hindi ko galing mamuri ng babae. Kung hindi, gumapang ang kamay nito sa kanyang katawan. Dahil dito, he smiled wickedly. Pinalakihan niya ito ng mga mata. Bakit ba sa kanduan mo ito natulog? Nakangusong reklamo ng binata nang hindi matumbok ang gustong hawakan. Aba, kasalanan ko ba kung nakagawa ka ng gwardya? Tumawa si Zandro. Gagawa nga sana ako ng karelyebo niya, sweetheart. Baka naman pwede nang ipahiga na natin sa kwarto. Saka tayo kakayod? Natatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Ouch! Masakit yan, sweetheart. Hinuli ng binata ang kamay niya at dinala sa bibig at hinalik-halikan. Biglang natahimik si Candice. What's wrong, sweetheart? Bumuntong hininga ang dalaga at sinalubong ang nagtatanong ng mga mata ng binata. Bakit ginagawa mo ito, Zandro? Hindi ba at fubo lang tayo? Ginagawa mo ang tulad nito sa ibang babae? Napakunot noo si Zandro. Biglang naging seryoso at tumiim ang titig sa kanya. Ibang babae? Ganoon pa rin ba ang tingin mo sa akin hanggang ngayon, Candice? Babaero at hindi marunong magseryoso? May anak tayo. Tingin mo, fubo pa din ang relasyon natin? Napipila ng dalaga. I'm sorry, Zandro. Minsan, hindi lang ako makapaniwala na bigla kang nagbago. Simula nang malaman mo ang tungkol kay Sander. Do you think I'm being nice to you because of Sander? I changed because of you and our son, Candice. At bakit hindi ako magbabago? God sent the most wonderful gifts to me. That's you and Sander. Umangat ang dalawang kamay nito at ikinulong niya sa mga palad ang mukha ng dalaga. Don't misunderstood my action, sweetheart. Matamang tinitigan ni Zandro si Candice. Nagtataka siya kung bakit tulog ito ng tulog at parang wala itong gana nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala siya pero matigas ang desisyon ng dalaga na hindi magpapatingin sa doktor. Nagtataka na siya kung bakit ayaw nito. Zandro? Mahinang tawag nito.
Napakunot-noo siya. Akala niya itulog ito pero bahagya itong nagmulat at tinawakan ang kamay niya. Hey, sweetheart, hindi ka ba matutulog? I can't sleep. Iniisip ko ang kwento ni Mama. Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo niya. Anong tungkol sa kwento ni Mama? Mataman siyang tinitigan ng dalaga. Waring tinatantya ang reaksyon niya. Umangat ang kamay niya tinaplos ang namumutlang mukha ng dalaga. You make me worry, Candice. You look pale. Paano kayong na-engage ni Almira? Dahil ba mahal mo siya, kaya mo siya inalok ng kasal? Inugnara nito ang sinabi niya. Tumaas ang gilid ng labi niya. Why she's asking this right now? Ang sabi ni Mama, I was caught by Gonzalo doing her daughter inside her room. Ginamit niya iyon para hawakan ako sa leeg. Hindi ako takot kay Gonzalo pero iba na kapag madadamay ang kaligtasan ni Mama. Buong katapatang amin ni Sandro.